Okay, so simulan na natin ang ating panggagawa ng special leche flan. So, saktong-sakto lang lahat guys, ang ingredients na gagawin at gagamitin natin para sa paggagawa nito. Kaya itong timplang ito ay talagang ukmang-ukma sa inyong panglasa. Hindi katamisan, hindi rin katabangan, which is sakto lang. Okay? So, may pinaprepare tayo dyan na 12 pieces na egg yolk. So, gagamitin natin yan. Yan ang pinakakailangan talaga paggagawa ng leche flan. And that's it guys. So this time, lalagyan na natin siya ng evaporated milk. Any kind na evap na gusto nyo, pwede. Kung gusto nyo mas creamier, pumili kayo ng evap na creamier. And after nun, ilagyan na natin yung ating condensed milk. So yun na yung magsisilbing sugar natin sa ating leche flan. Para magatas na, matamis pa, di ba? So, yun na yun. Yun na yung pinaka-exactong amount ng ating pagtimpla. Hey, sinasaid pa. Sayang! Okay, then after natin maglagay ng condensed milk, maghiwa na tayo ng ating gagamitin, kalamansi. Kahit isang peraso lang na kalamansi, eksakto yan. And then, huwag natin kalimutan ilagay yung ating ingredients na vanilla para sa mabungong leche flan. And dagdag ingredients na rin siya pampasarap sa ating leche flan. Kahit mga 1 spoon o 1 teaspoon, pwede na tayong maglagay niyan. So, ilagyan na natin yung kalamansi. So, iwasan natin mapasama yung buto-buto. Kaya, magkuha tayo ng salaan para dito. So, next, gamitin na natin siya ng hand mixer para sa maayos at presentable yung pag-mix ng ating mga ingredients. Ayun, mukhang awas. Kaya ililipat natin siya ng bowl na medyo malaki-laki para hindi natatapon yung ating mga sangkap. So yan, bati-bati lang para nagbabate. So, as you can see guys, merong mga bubbles, pero natural lang na magkakabubble siya kasi minimix siya ng bonggang-bongga. Pero hindi maganda tingnan sa isang leche flan na may bubbles. Kaya, as you can see, kailangan natin siyang salain. Sorry. Kailangan natin siyang salain hanggang meron pa siyang bubbles. So, tsaga-tsaga lang guys. Hanggang mawala yung bubbles. So, this is our second salaan. So, meron pa siyang bula. Kaya, salain pa natin siya after nyan.
Okay, that's it. So as you can see guys, napaka-smooth and napakaganda tingnan ng ating leche flan. So yan, pag nilagay natin sa linera, napakalinis niya tingnan and walang bubbles. Yeah, that's it. Napaka-bongga. Okay, so mag-prepare na tayo na gagawin natin caramel. So, simple lang. Maglagay tayo ng sugar sa pan or sa kwali. And lagyan lang natin siya ng water. Then, kailangan malaki-laki yung apoy natin, okay? So, huwag nyo kauntin masyado ng tubig kasi didikit siya agad-agad. So, kailangan balance lang yung ating paglalagay ng tubig at yung paglalagay ng sugar. So, yun na. Punti-unti na siyang nakulo. Then, magbabrown. So, pag nagbrown na siya, saka natin ilagay yung calamansi. So, this is our second layer kasi yung first layer, kinulang tayo ng paglalagay ng ating mga caramel sa ating mga llanera. So, ayan. Next, after natin ilagay yung mga caramel sa ating llanera, lagyan na tayo ng nagawa nating leche flan. So, tamang sukat lang. Kung gusto nyo manipis, kung gusto nyo makapal, go lang. Okay, hanggang matapos natin malamnan lahat ng ating llanera. So, sa 12 pieces na egg, may magagawa tayo mga 5 pieces. Yes, 5 pieces. So, lagyan natin ng takip para pagkaangat ng takip ng mismong matikold steamer ay hindi mag-moist ang ating leche pan. Then after that, i-prepare na natin yung water. Antayin natin kumulo. So, pagkakulo niya, saka natin ilagay yung ginawa nating leche flan. So, maglagay lang tayo, maglagay lang tayo ng 35 minutes mula nung ilagay natin yung ating steamer. Then, lagyan natin siya ng takip. So, ang fire is medium. Medium lang, guys. Medium. Kasi, kumukulo na siya. And then, after 35 minutes, so, ito na ang ating special leche flan. So, kung susundin nyo, guys, lahat ng ingredients at lahat ng preparation natin dito sa video ng ito, masasabi ko na magiging maganda ang resulta ng pagluluto nyo at paggagawa nyo ng leche flan. So, hindi na namin masyadong kinapalan yung paglalagay ng leche flan para marami kami magawa, at least 5. And saktong-sakto lang to pag sa pangbahay lang. So, yummy. So, sobrang init pa niya ha, guys. Sobrang init niya pa. And, jump. Wow, so delicious. Napakasarap, guys. Tamang-tama lang yung 35 minutes. Saktong-sakto. Eh, yan. Subukan na natin kung luto ba or labsak. So, look at the texture. So, napaka-smooth lang and saktong-sakto. So, wala tayong nilagay na sugar dyan. Condensed lang. So, that's the exact amount of making this leche flan. So, try nyo guys para ma-enjoy nyo rin at magawa nyo rin siya ng simple. So, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please do subscribe and like, also comment,
and hit the bells below. So thank you guys for watching.